10 versikulo 35 tamata sa versikulo 35. Ako'y mabasa sa versikulo 35, kamu mabasa sa 36. Na ay di kasabot, naman yung mga kwa karoon, kasabot mo siya 35, 35. Kaya na akong anak, isa, pa, unsa may 35? Pa, unsa may 40? Unsa may 70? Wala, nga tinatanggay nila yung pili. Kung ano, kailangan nila mabadaltan. No? Okay, ang basahin mo isun, versikulo 35, no? Hebrews chapter 15, verse number 35, naging ng Biblia, cast not away therefore your confidence, which hath great recompense of reward. Verse 36. Okay, verse number 37. For yet a little while, and he that shall come will come, and will not tarry. Verse number 38. Verse number 39. Ito lang bumasa. But we are not of them who drew back unto a perdition, but of them that believe to the saving of the soul. Ang morning lesson ng atong basahon, before the morning good, ako pang basahon ng lesson ng Matthew chapter 24. Matthew chapter 24, verse number 13. No? Morning basahon. Ngayon din ni, but he that shall endure it unto the end, the same shall be saved. Pag-pray ka, Ginoong Diyos, magapanalangin ka sa mga pulo, mamo ka ng Ginoong Diyos na dibasa, ikaw Ginoong, magagamit ka lang po sa pinagkasimpulogyano na pagpatipulong, ikaw Ginoong ang magapanuli ka namang tanan. Dalay ko ng Diyos na alam ng Kristo Jesus. Amen. Okay, magapanuli ko na. Ato minsayin mga Isoon, tapos ang versikulo, sa ano, ayon din ang sa Matthew 24:13, but he that endureth unto the end shall at the same shall be saved. Ato pa, Bisaya apan siya na mula hutay hangtod sa katapusan mao ang maluwas, di ba? Ang mula hutay hangtod sa katapusan maura ang maluwas. Karon mga Isoon, ato na mga Isoon masabtan, ato na sabton karon. Ito na karong mga isuot sa Hebrohanon, kapitulo. Hebrohanon, mga isuot, kapitulo 10, versikulo 35. Ang ato mensahe karong mga isuot, ang mensahe na ito karong hindi ko puntago, mga isuot, ang kinaiyahan sa tao na nakagawat o kaluwasan. No? Kinaiya sa tao na nakagawat sa kaluwasan. No, ito karong ulungan, title sa ating mensahe mga isuot. Or sa lain pa, the nature of saved people. Oh. Sa pagina, kung sa pa yung mga mahimok na itong kapasabot niya ng Isun, na kung sa lang ang kinaiya sa tao mga Isun na mo ato ay langit. Oh. Iyon din mention, ayaw pag-isalikway ang inyong pagsali na kini nagadala sa usang kadako nga saan. So ang point na doon na din ito ng pinuod na luwas mula hutay gidaila hangtod sa kanduran, hangtod sa katapusan tinitik sa kasing-kasing, hangtod mga isun sa katapusan gininhawa na magawa sa itong ilog. Nga naman mga isun, ang tao na nakaangkong kaluwasan, ang tao na pinuod na anak sa Diyos, ang tao na doon ay Kristo ang kasing-kasing, kung sa doon mga isun, dilikid na o sa likway sa iyang pagsalit. Cast not away therefore your confidence, which have great recompense of reward. Ang tao niya may isang nagaan kong kaluwasan, ganun na nilipin niya talit na naginuho, ay nasa paglaong. Pero ganun may isang nga Kristohanon nga mayroon na itong nalatagaw, ako may isang aminado man ko. Kaya sa tinuod nga luwas, ganito ha, sa tinuod nga luwas, na ay luwas na ng suubutan na ako'y luwas na luwamon. Ano ka pag-asulti, no? Simple na pag-asulti. Na ay tinukot nga luwas
nga buutan na ako'y tinuod ng luwas na Bulyagon. Pero pagkita na, Pastor, kining luwas na Bulyagon o kining luwas na buutan, unsa man ni Pastor, kining Bulyagon, unsa man ni Pero ni Dili. Ang Bulyagon na gusto ang nung isugit, huwag na siya tinuod ng luwas, kaya mo ito ay pinaglangin. Ang Bulyagon na gusto ang nung, dili na ako ang impirno, huwag ito na sumanit, kaya naman, ito na lang pinanawag. Pero ang balaang kasulatan ng Benson, ikaw pa ako nga nagagawa sa tinuod na relasyon sa Diyos, inasig ba ka na magkinunto, magbinuwa? Maglinataga, magbinandito sa itong Kristuhan ng kinabuhi, destino, wala ko. Ang iyo ng Benson, itunduan kita sa Ginoo sa pagkinabuhi ng matarong. Now, sa pinas na bayan ng Benson, niyapon, mga tao ng Benson na magto ay impirno, mga tao na utan, o binuhatan, o mga tao na utan. Kini mga tao ang isunod na butan, kaya mas butan pa sa luwas. Pero wala lang makadawag sa manuluwas at pangutana. Malangit sa ni Pastor, pero tira mo butan na. Ang tubang ang isunod, ang buutan na wala manuluwas o ang buangon na tao na wala manuluwas, pareha rin ang tupahan ng impirno na. Kaya nga naman ang isunod, ang pagkaluwas sa tao, hindi pinagi sa may binuhatan. Kung hindi ang kaluwasan sa suka tao, pinaagi sa manuluwas na ay nalawag. Si Cornelio ang isumpating mutana. Pero ngayon, ipatuhan man siya sa anghel sa Diyos, ipakuha si Simon Pedro. Kaya isumpating mutana si Cornelio. Pero dili niya madawag ng isumpating mutana ang insaktong impormasyon mahitungod sa kasiguran sa kaluwasan. Ano ko ang pagabutan ni Cornelio kay hindi kamatay ni Cornelio mutupag na po siya ng impyerno. Pero ang dili na ito ang isumpating mutana na tinawag ng mga luwas. Kita nga nakikawag ng Kristo ng itong buko personal na maluluwas o Ginoo. Kung nilig na mga ikso o magbinuutan, gabay-gabay naman ang itong panahon, ako na lang yung isyong katsyong ka. Kung nilig na panagitan ng ikso magbinuutan, kung nilig na magkinabuhin arong, kung nilig na magkinabuhin matarong sa kubangan sa Diyos sa atong pagkadawag kini kaluwasan sa Ginoo, unsa man ang atong tumpahan, unsa man ang atong panungan. Ang isulti sa balaang kasulatan mga igsoon sa unang Korinto, no? Sa unang Korinto, kapitulo 3, mga igsoon, versikulo, diretso na lang siguro tas versikulo 15, pero sumunta na versikulo 11, medyo taas-taas na ako explain, kapag may sabot na lang siguro, ha? Unang Korinto, kapitulo 3, versikulo 15, medyo 3, if any man were shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Ito po no? Kung ang buhat sa sakatawa masunog, siya mag-aantos o kapilihan, apan siya manuwas, apan ingon na nag-aagi o kalayo. Ang punto na kung dimension ng tao na yung nagkadawag sa kaluwasan, nga nung isupo sa Diyos sa pagkinamuhin patarong. Mag-iisip ko kita, kinabuhin ang tarong, wala yung itawag ng suon ng hypocrite nga pagbabika ng pagpakaruhin nun ba? Kaya kanina itong magsuon paglangkaw ng matarong isprit sa tubangan sa Ginoo, na ay natong reward sa itong ibasa. Ay natong reward na itong magsuon dito sa langit. So, sa Diyan na magkinabuhin ng matarong di as Ginoo, man na naan ko lang po si Kristo na itong manuluwas Ginoo, na atay, yun siya, is great your reward in heaven. So sa Diyan na mag-print ang magsuon sa Ginoo, bukas tayo ang ganghaan sa langit para sa pagpanalangin mo. Pero kung kita mo magsuon, dili sa kalimutan na ako na ito ang kaluwasan, pero wala ka magkinabuhin na matarong mga isuon, dito sa langit wala kay Lord. Kaya kung nakanipusin mo dito sa langit, di ba nagsuon si Kristo mga isuon, ayaw ka mo pagtigong upahagi dinis kalimutan. Diin ang tanto o kantaya makakutkot. Kung ang mga kawatan baka pa nakasaka aron sa pagpangawag. Pagtigo hinunga ko o bangin dito sa langit, diin ang tango kung nataya, diin matagot. Kung ang mga kawatan diin baka pa nakasaka aron sa pagpangawag, kay asa gali ang inyong kasing-kasing, tuwa dito ang inyong bahagi. So, sa mga ito, pagdiposito, mga isuon, o bahagi sa langit. Bota itong ibasa ko kanina mga isuon sa Mateo. Sa Mateo kapitulo 5, diba nabasa na ito kaganina? Nga kung biay-biayon ka, kung sa niya mga isuon nga panamastamasan ka, hindi ka buwalos,
isuon dako ang atumahan din sa langit. Ha? Karon ni sir, usa pay anak nga mag-isuon nga mga maayong binuhatan. Kay mao ni mag-isuon ang purpose ngano nga magbuhat og mga maayong binuhatan. Kon nga mapatulunan man isuon ang kini, ang ila patulunan. Pagdaan nimo kang Kristo kay imong Ginoo manluwas. Unsa kuno? Luwas na ka. Pero di pala kompleto. Unsa ibuhat nimo? Inahanglan magbuhat ka sa mga maayong binuhatan. Kay aron ang kaluwasan nimo makompleto. Kay sa ilang may suod, pagtuo plus binuhatan equals kaluwasan. Sa sinilisong pagkasuti, kung imo sa ito, wala pa sila kasigurado sa kaluwasan. Kay sa nagigawag puno nila si Kristo, ang kaluwasan ay pagkumplito. Magkumplito lang na, sa diyan na imo gidawag si Kristo, unya magpadayon ka sa pagkinabuhin mataro, magtun sa imo kamatayon, inibalo ni Kristo, iya pa nimo yun masigurado ang 100% imo kaluwasan. Kay sa ina, kung ikaw ang isuon, nagkadawag kang Kristo, unya nangalagad ka sa Ginoo. Ibutan ko nangalagad ka sa Ginoo, tulong na tuig. Paghuman sa ikaw pa katuig, big standby ka, dili ka kamusipa. Ang kaluwasan ang ngayon na naputol ni, naputol daw, ingin sila. Pero ang balaan ka sulat na nagsulti niya sa diyan, kita ni dawat dito kang Kristo Jesus, kita kaantag eternal life. Buti pa sa kinabuhin walay katapusan. Kunya ang mga nagsulti sa diyan na nagdawat na ang kinabuhin walay katapusan, isubo na ito sa Gino, pag kinabuhin matarong. Para asan ang kinabuhin matarong? Ingon ang puno sa Diyos, ang pagkinabuhin ka po, ang matanong o balaan niya ni Kalutala, ginikaya na ito misyo, gisalikoy na ito tanang mata sa sugal, gisalikoy na ito ang pagkaplahomo, tanang na misyo ato yung gihawas, o galatong kinahiya itong bako. Di na itang mata, di na itang maglipa, di na itang maglumot, o ipanikamutan na ito ang isyo, ang pagkinabuhin sa Diyos sa ubos, para asan na kagkatarungan, kaya mo rin paagi, nga nagtigong tagpahanig sa langit. Ngunit pagi ako na makatikong tagpahanig sa langit. Karon, sa diya mga isyong nga nakatikong tagpahanig dito sa langit, hindi pangayo na ito kung sa isuti sa Ginoo na ito. Ingon sa Juan Kapitulo 15, versikulo 7, kung magpabilin ka mo kanako, magpapumpuno, magpabilin ka ninyo, makapangayo ka mo bisa unsa. Kita na yung isyong nga nakadawag sa kaluwasan, bisa unsa imong pangayoon, bisa paghelikopter pa yung iyong pangayoon, kung ka na ang itinahanglan nimo, ihatang mo sa Ginoo, ayaw na ihatang. Huwag ingon pa mga isulat sa kasulatan, huwag ganyan imakuli sa mga paghatag siya bukto na na, araw na ikaw din na impero, kada pang mag-ipay ng mga mabutang, usan yung si Kristo pagsulti ng isulat, ayaw ka mo kabalata, unsa inyong kaulo, unsa inyong, unsa inyong ipisli, di ba mas nabaw pag ano bilin kaysa kagang mga lamda? No? O na mga Kristuhan na rin, ato nakita din. Ang purpose na nung magkinabuhi pang matalong, kay makuli paagi na nagtigong tagbahalit, ay ako ang mga isuon nga pasahon, Roma Kapitulo 12. Roma Kapitulo 12, mauni mga isuon ang attitude sa usa ka tawo na kadawat sa kaluwasan. Ingon pa mga isuon, no? Recompense to no man evil or evil. Provide things honest in the sight of men. Kung sa kanon, walay tao, walay isang kinsa na tao mababalo sa kautan sa nagabuhat ng kautan. Inahanglan na ipakita ko no ang usa ka magtinud-anon, ang anis, magtinud-anon. Diha sa pananaw sa tanang mga tao. Kita ko mo yung isuon na anak sa Ginoo, humananaw, nadawag at ang kaluwasan. Buhatan ko ng kautan, ito mo balo sa kautan. Di ba si Kristo nagtudlo po, kung labayon ka upan, kung labayon ka pato, kung labayon ka puno ka o pato, balusan yung upan. Di ba? Ang pwede pasal ko na naman sa ola, kung ikaw, pasakitan ang istorya, hindi mo si Masta ang istorya. Dapat, ang mga tudlo sa Ginoo ng Isun, kung ikaw tumuhon, kung ikaw imalisyon, ikaw siya magsuot mo na langinan, suot ni Kristo. Pero, ngayon na yung ubang iso ng mga pagbuyan. Pastor, kung ako labay ang bato, hindi kong malos ko bato, kung ako ilabay pan, pero kanang pan na pwede kong gariha, namura kong bato. Kaya na, nabalik na kong pan, pastor, pero katong pan, mura na kong bato. Ay, ayaw, mura na kong pwede malos ang pagkakala na. Tama ka isang ingon na yun, sir. Versikulo 18. Roma Kapitulo 12, versikulo 18.
So if it be possible, as much as lie in you, live peacefully with all men. So, kung may ito po no, magpuyo kita po no na malinaw, kaliwala sa mga tao. So, ito pa, kita rin ang kadawat ng kaluwasan, mga iso, bisan pa tao, buhatan tao, kaya na mga tao nalilimayo sa itong malibot. Ang importante nga, makinabuhin mo nung makita ito. Pero amin yung iso mo na, kung na nagpasabot ka sa ato, panay pastor, bisan na rin yung tutuban mo direk. Ano rin po yung nga, ipasupaya po sa malawon. Mga ito na mga iso, kung nga, direk sa niya, mga iso, kung nga, kita di, ikuan na tatag sa itong mga silingan na ito, is, ipatuman na ito, nasa ibang ako. No? Dahi kayo din mo iso, kung alas dos at lao, gawain kayo, niya, gawain, di, nagbaharang tangan, yung ina ng pastor, ay sinagwali-wali, kinira ko, sumya mo, lagwas yung bugan. Kung namang nakunawa ko sa pulis, di ko nga, ilanawag ito tino sa pulis ko, sir, na ang nanay sir, o, sa manay mo, kaya siyempre, may trip na itong ginabuhi. Ngayon din sa pagsulit. Pastor, kaya na sa kanilang pastora kung parumingan na lang niya, upuan niya, kung sa galing na tawa ko ito kay panahanan ng mga tawa. Sumuto nga, magaling sumuha ng sa pagkutro, sige naman ang bulong-bulo. Kaya niyo ito, bulong-bulo, tawagan ka lang ako, sir, ipanood na mo sa cellphone ni mo kung sa iyong ipanutin. Sige, 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 pastor, sige, pastor. Muto nga, wala kang pagkutro, oto nga pagka ugma mga isoon na ako dibuhan suntin sa akong nasawa ito na akong panunaan ni Ben na maguna sa siguro sa palikay sa puto na ayon yung insulta dito pero kung sa iapay ka parang may pato na dito sa pulis oto nga yung pulis ito sige oto nga ito nga sa palikay ang atos barangay na naan ito kay aming gamis mga kapitan ng mga dito itong amahan nalay siya kung sa lay pastor. Sesele ko tawag niya ng mga tao, tuwa dito kat di pagtuwa. Araw ni ibulong iko ang dinala dito sa pagpo dito. Si pati ko pa. Ipasulti ng iso. Nag-ingay ni pagsulti na ko sa isa ng sa istorya, ibunay siya na rosige ko sulti, pagsulti ara ng iso ako masusulti si papa. Iingay ko sa ikaw, baka punta. Iingay sa pagsulti, ikaw kung tuyo ka rin kami ni pagbinutan, ikaw magbinutan. Sulong takat sa utang. Oh. So, wala nga ng Kristohan mo. Kita mga isuon, magkinabuhin man tang matalo, magkinabuhin tang banaan, pero wala nagpasabot na din na ng tamudalo ko, justisya, kung di kinahanan. Wala mo kita sa balaon. Kaya ang purpose ng isuon naman na ay balaon, ang purpose naman na ay pulis, na ang mga isuon bukmanan, tungkol kita na ang isuon, mauna ang dampanan, kung di kinahanan. Pero sa mga gagmay ng mga utang, sa mga gagmay ng mga utang, o ino na lang pala kita mga isyo, gagmay ng utang na, yung sakit sa inyo ha, ino na pagsulti nga, napailawang nga ni Boy, huwag daw kiro, anak mo ka, basta kita ng istorya, Brad Boy ba? Hindi Brad Boy, araw-araw mo, buwan ko, anak mo nito, magugal-ugalan ka, yaga-yagaan ka, ayaw may kasakit na, ayaw, di ba may kasakit, mga pala, mas tawas na sulti, pero kung kinakuhin ka gani, hindi mo mga isyo, ang ikrate na gani, ikan kumanan. Eh, huwag na nagpasagot na pastol. Magpagpala na lang din pastol. Magpagulgol na lang din ito. Hindi ka mauwi. So, kita na mga anak sa Diyos. Itudloan kita sa Ginoo. Mag-isun sa pagkinakuhit na magpailong. Kaya ano man mga Kristohan nun? Mga iso ko sa Ginoo na kita magpuyo, mamalilodawan, taliwala sa mga tao. Ingin sa'yo, pero siguro ni Sinoy Miro, tawa. Dearly beloved, avenge not yourself, but rather give place unto the wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Unsa man mga isa? Kita din mga anak sa Diyos, itunuan na sa Ginoo sa pagkinabuhi matarong o balaan, maulangan kita ng isyo, linig na nangagal, kung unsa yung mga personal offense sa mga tao sa itong palibot. Kaya hindi na Ginoo, pagsulti, tinangi sa bapa ni Apostol Pablo, minahal o hinigugma, ayaw ipanimalos ang inyong kauhalingon apan hatagi ulo na ang kasuko kay nasiya na kayo ako ang panimalos ako ang mubayar dag ingon ang Ginoo kita ni magsun sa ato diyan kay mga manamastamas ni suki mulutos nimo ayaw nagsuki eh kay mao ni attitude sa tao na luwas
sediyang isunya dili kami kay kuno ta mubalos sa mga tawo nga buhat og kadaot sa atong kakuhi. Ingon ang puno sa Dios, ang Dios mo ay mubalos. Ang Dios mo ay mubalos. Panimaskan sa Dios may suon ang mga tawo nga buhat og kaotan nimo nga nagtinarong tungod sa Ginoo. Ha? Unsa iyon may magsuon sa bersikulo 20. Therefore, if thy enemy hunger, feed him. If the thirsty, give him drink. For in so doing, thou shalt heap coal of fire on your head. Bisa, kung nainong kaaway di gutom, pakanaan. Kung nainong kaaway di gutom, painan. Kaysa pag di mo nilip ang butana, sama ka na nagatampok ka kung binaga. Binaga, baka magsunsig pabaw sa iyong alimpulo. Ang buti pa sa Quran eh, kung ikaw magbuhat kayo kung namarin butang nato sa mga tao na nabutang batong ni mo, magdala ni mo pagbunso sa iyong pinamuhin. Kung kita nang isuon nila, kita ang magkinabuhin matarong, hindi kita natusundon ang mga lagda sa pagtuo na gihata sa ginuhan ko. Kaya kung ano sila ako, ang surti ang mga Kristuhanon na kaluwasan, kung bakit nga, mas buutan pa ng kuwanan niya, mas maayon pa mga batas sa tanda. Ngayon na alam na kalibutan. Pero doon natin ay akong kalainan. Pero nakakaawang mga isuot mo sa isuot sa Bible, sa pagbuhat ano natin, nato ini mga butana, na ay kapukain na reward. Ang kaluwasan, gasa. Pero ang panalangin niya, ganti. So walay Diyos na muhagar na to o naghinangatin na panalangin na isuotin, hantong dapat na dibuhat. Kaya naman maras doon ikaw sa inyong kaugan ito. Ganahan ka ng sinuso sa katao na wala imong ipatrabaho, pero hindi mo trabaho. Isipun ka ganahan ng sinuso ay. Ano sinuso ang tama ka? Oo, mga kaya pero isipun ko ikaw, nakita ni mo ako sa katao na utang ka, wala imong trabaho. Imong ipatrabaho, sige ako na kang dinawat, imong na akong trabahante. Wala, nagtrabaho, sinuso ang trabaho, limpyo ang trabaho, tininoon ang trabaho, anis ang trabaho. Di ba mga isuro, manukul pa ka ng trabahante ha? O kayo na, sir, ma'am, mukuhan ko ma'am, o kailan na ang hindi na ko mungan sa puso ng trabaho. Ikaw na ang mukha, ah, ano kunan ka, oy? Pero mga trabahante, yung mga balagas na kayo, moral, mas nabaw pa yun sa amo, mas nabaw pa sa iyang pagalon, moral sa kinsang kuhanan. Pagkailan ka, pantala ka, ako ikaw pupulon. Hindi ka lang kukuha ko. Ako ikaw pupulon. Ingon na lang mag-exuol, di ba? Ingon na lang pagbati sa usag amo. Sa anak ko mag-exuol, sa anak ko mag-exuol, lahi ang pagtagal sa amahan o sa ginikanan sa usag anak na buntang, sa anak na hugihan. Kasi ang anak na tapulan, ulihan ko ang pagkat. Kaya ang anak na mag-exuol na buntang, trabaho siya, nakita siya ng ginikanan, ano hindi ka lang nagsiyo, isa di pa nasutihan? Makahuna ko naman na, ayuntay, ayuntay, ayo. Muna nga, maguna-una siya, yung tanaw, kung sa'y, yung uksipara, kung sa'y putang, yung makapalipay ang anak ka, yan ang iba lang kung sa istorya. Pag may mga anak, hindi ko yung tatay, na ako yung anak. Sige. Huwag ako. Magbalik ako. Magbalik ako. Timpan kayo sa pamilya. Pero ni anak mo isunog, liyan mo, anak din
niya niya. Pero tapulan si Gregory sa balay. Muna subukan, dinga ina nimo. Oh, pagpalit ito kasi. Ah, niya lang ka. Kuy, ko wala kay diri. Dili ka subo. Si Gregory tabukod sa silpon. Sir, dula ka nunay. Na mata ng isulto, gigas po ganun na isa pagsigit, dumawa itong sipon. Pagka na mata ang isulto ni mga ayaw, ngayon ni kayo ang ginikanan, eh, pagkakay-pagkakay, takulan ko na ko, eh, magkakay ka masoga. Di ba mo na ikasoga sa ginikanan? Sa Diyos po doon ang isulto muna na ko lang ang lahi tayo ang kinabuhi sa Kristohanon nga matinungkaanon sa Diyos, kung ang Kristohanon nga, magpahin pa lang ang Diyos. So, mula yung mga Kristohanon na ako nag-isdutan kay 2000, sunod Domingo, 2023 na ta. Pizza po, no? 2023, dapat mga Kristohanon, ang atong kinabuhi na ang kita'y improving. Natay improving sa atong Kristohanon kinabuhi. O sa 2024, another na kong state pag-isuan sa paglambo. O mga mga Kristohanon, hindi kayo na komunikasyon sa Diyos, dito kayo mag-suon ang ating pag-istorya sa Diyos, pinagi sa prayer. O dito kayo mag-suon, masinating na ito, ang tubag sa Diyos at mga pag-ampo, inipalayot na ito, buhay pa kung ino na ito. Pabili niyo mga Kristohan mo, dili sa imo nga, dili na kong intensyon mag-suon nga, karang disbutan pa na para dauto na ito ang tao. Dili. Hindi tayo kinaniya sa tao na lumas, nanakot pa. Pero ngayon yung kung magsumak, pasalamat ko dako sa kinabuhi ni Pastor Jonathan o ni Ma'am Berlin. Pasalamat ko nila dako na ang ilang gisaad dako sa pag-abot na ko nila, sa pag-abot na ko nila ng Pastor, wala nila dihatag. Kaya kung dihatag nila magsumak ang ilang gisaad na supunta sa ako, di kumutuko sa kinabuhi. Kung natuko ko na magpabilin ko ng kamang-kamang sa kalisod kung magsaniglan mo tao. Ang Jeremias Kapitulo 17, versikulo 5, nagsuti, tinungo ang tao ang usapin sa tao. Dito lang ang nagkatunan mga isoon. Lord, salamat. So, nga sa lima katuig mga isoon, nagkamang-kamang ni sa kalisod diri, kunya nakakatun ko nagsuon nga magpaubos o magpasalamat sa kalisod. Ako na nabalik-balik ang horizon masakan o sa mga pilakil ang nagalurong ang mga gabi. Pag-ibot ako ang mga gabi o salamat sa Ginoo na ang gabi at mga panahuna o nga mo kayo mag-iso na naman na itubig na labo kayo. Ipanita na ko mag-iso ng unod, ginungag na mo o ang iyong palak among gigulay o may lupi man dinili among itulungan. Gusto ginapon ni bisag ang among ginaon atong mga bulan na atong mga semana muna puros gabi kay walay bukas. Kay pila naman ni nagsimpan diri na buo si Nanay Ikay, si Rumi, o ang iyang asawa, o iyang anak, o sa ipon mag isun mo tunghan diri mag isun si kanin si Bibit o atong mga muna atong mga bulan na wag pa ko kakita ni si Bernard. Naapot si Sister Liling atong panahuna. O siya, atong ingayon na si Sister Liling Mansoon o si Brother Boy, nagsimba na diri, pero di po kayo sila atong pirmir. Di li pag-ingay. Kaduhan din ni Sister Liling o simba din atong pirmir ng Domingo, pero may mga panahon na wala sila. O sa diyan na diri namin, o ato o sa ilan, kung muna tagaan din nila bugas, kay isul din namin kayo. Pero mga Kristohanon, managpasalamat ko dako nga nagkalisod-lisod ni kay tungod ato ang isyo na nagkakurpos pagpaubos ng dalingon o pagsalig sa Ginoo. Muna nga, sa diyan na isyo na kami nagkahibalo nga isunayan sa Diyos ang amo ang pagtuo. Muna nga nagpugi mi, nagliog mi, ubat ang kasing-kasing nga walay pagmahay, walay ibangayan. Walay ipasun-pasun na tao. Ang aking mo, Lord, ikaw ay akong amo. Ikaw ay hindi mo silito na puro. Basta amo trabaho ang inyong trabaho, Ginoo, tabangin yun eh. Tabangin mo, Lord, so, pagkasunod nga si Manny, si Simpa, si Sir Bernard. Unya,
og ang iyang kauban pa iyang partner at tutumura. Pagkasunod pa na isuong na Domingo, nisimpa sila na tutuha. Nihat, katapin kayo na buha mo, sila na yung offering ng isuong 500. Limpay, hindi kayo. 500 na offering. Pagkasunod pa na isuong na Domingo, nisimpa sila. Niya si Mang Leo na yung isuong, nihatag ang tides. Tides na itong puro. Nihatag siya, ang sunod may isuong 10,000. Ask ka ni Paya, hindi mo na, Lord, dahil ko kayo, dito ang isuong mo, Lord, dito doon ang willing mo, pagpapan ba? Pagpahilog mo, kikinig pa na lang yun, hindi dahil siya sa ginawa at tumura. So, kung ito, mapadayan ni Hakan, yung mga putang panahon, may nangawalan na puto, nangawalan na puto, o gisulayan ni Mixon, na nagsimpa rin yung binili. So, Lord, mga isuong sa mga duha at tuwing siguro, nagsimpa rin yung binili na kami na lang ako, pamilya, o si Silverdard. So, kami na lang. Ako mga anak, kung yan ay panahon ng absence si Silverdard, kami na lang yung pamilya. O niya, kaya nagpi panahon ng absence si, kaya hindi si Sister Rilin po, ay panahon eh, mga ilaayan po siguro, mga absence, tapos sa kapulan ng absence na rin. Kaya hindi ka po siguro po, kami na lang yan. So, sa diretso ng pag-asulat ng Mixon na tanda, oh, hindi may pagpapos. Tapos, ginasok din may bayo sa Ginoo. O dito ang Mixon ng anak ko, Lord, Iblis na din din. Iblis na din din, oh, mahal na kita ko, hindi mo man din din, hindi na lang ako. So, sa diretso, sa diretso ng pag-asulat ng Mixon, inanay-inanay din din yung panalanginan sa Ginoo. Buti pasabot, na walang butang mga Mixon na makita nimo, nilindot sa imong paglantaw nga wala na magsukong dosi. Sasama kayo lang sa kada isa na ito na nakakaroon nini, mga Kristohanon, labi na sa mga bagong nahimong nagpapabautismo, muagi kayo o mga pagsulay, pero ang ato ikabilin ng pagtulong ng ani, ingon na na-experiensyahan ako ng pastor ng Isuon. Di kayo may tabo, ang ato mo ng kahapo, ang ato mga kakapoy, di sa Ginoo, dilit na sa Diyos, bayaran. Kaya ang Diyos may isuong dilit magutang. Ang tanan atong kakapoy, ang tanan atong kahako, diya sa pag-alagad sa kinodi na di mo nang isutang mo sa Diyos. Muna ka panalanginan din sa kinopagi, ang lang sa kagkalisod, ang mahimok ng maayong pinialan sa mga panalangin, ay yatag sa kinoonin mo. Kung labo sa tanan, sa diyan panalanginan ka, dilit ka mumbog, dilit ka mugana, dilit ka mahimok, makalimot kung nisakadikan. Muna nga, isumodulay ka mga tao, ganahimong, pumpre kayo, kunya na imo silang dato, na imo silang miasin sa ilang pinapuhi, pagkahuman may sulit na muli is mga pumpre, manalit, di ba? Eh! Oo. Oh. Mga tawad, mga tapulan. O, usap pa naman iso, kung sa'yo kuminto, di lang ito na anak. O naman, respawan ng kita, kung ipalambo kanita sa Ginoo, kung panalanginan kanita sa Ginoo, ang importante ang iso, wala yung pagkabago. Hinunduman niyo kanunay kung disatagikan. Hinunduman niyo kanunay ng Isuon na kung naaman ka, kanatungon kay ipanalangin ng sa Ginoo. Kay inig kamatay na to. Walay kusa sa mga buta na madala na to dito ng Isuon sa ilalong sa Patsyon. Walay kusa na ng Isuon na madala na to sa dinirian sa Ginoo. Kanatangan dinirian sa kalibutan. Muna katungon niya lang ng Isuon na kamakunan. Iabhan pa sa Diyos. Nakita yung mga Isuon mula hukay hangtod sa katapusan. Kanang paglahutan sa talawa ito, balikan tayo dito sa dito pagkaroon ng Isuon sa tining dito pagkaroon ng Isuon sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 13. Kung sa Isuon 24:13 matupan niya, but he that shall endure it unto the end, the same shall be saved. Apan siya na mula hutay hangtod sa katapusan, mao ang maluwas. Napunta na ako sa mga kaluwasan na pastor. Nagkinahanilan na mula hutay ka. Araw na ang kaluwasan at ang langkot. Mori mga Isuon, kaluwasan dito sa eternidad na hindi ka maulawan. Mula hutay ka hangtod sa katapusan, tungkol na ito sa panalangin at ang panunod sa eternidad. O usap ang panalangin mga Isuon na kinahanglan atong atong kay mga Isuon nga butang sa itong nahula. Nagkita nga nagkadawat sa kaluwasan sa kala, nagkinahunan ta kanunay sa kaluwasan kada adlaw sa itong binabuhin. Kusan eh, kaluwasan patok sa tentasyon, ganit ka mahulog.
Kaluwasan ng Diyos gikan sa kawalan-on. Nakita sa Diyos hatagan karon ang panalangin. Kana mo isulat na ng kaluwasan gikan sa mga gapos ni Satanas na gusto mo dapat sa ato. Kung sa termino na gigamit sa Biblia na, kaluwasan. Kaluwasan sa mga sakit na balatian. Biyagi ang pandinay sunod sa duwag katoy. Kaluwasan ng Diyos na ikaw ang kuwata na matay sa pandinay. O kanilang kaluwasan na isulat na gisgutan, may sulong kaluwasan sa ato sa katalagman na sa kadaan daw kita lagay di ba sa verbonit as the producer bonino panalangin na nakita mo isulong giluwas na sa kino sa katalagman nagsagay itong sakyanan isang tamay sulong magdahulanan wala kanilante kung sa mga kaluwasan so ang isulong din ni Isuol ang ulamotay ng sa katapusan mawang maluwas karena kaluwasan na din kaluwasan kaluwasan ng Isun sa mga butang ini kalimutan na kaluwasan sa itong panulungan sa lahat. Kaya kung di rin tayo Isun, upadayang mahalot sa katapusan, kung sa Isun, isa ato ibasa ng Isun, ang ato mga Isun ng panulungan masunog. Ikaw na kaluwas, ikaw maluwas sa mga nag-agi kung kalayo. Mag-dilig ka ng impirno, apatid dito ka. Kaya dito mga Isun sa eternidad, kung sa wala kayo, bisan ka ni Diste, wala ka dito. Wala na kita makinabuhin matanong. Mati, galing, galing magsuon sa Pinalayag, Kapitulo 16, versikulo 15. Kung sa kiyon ni Kristo, si Kristo ni Isuti ani, Behold, I come as a thief. Blessed is he that watcheth and keepeth his garment, lest he walk naked and they see his shame. Kung sa ano, bulahan siya na nag-aamping, na nag-abantay, o nag-aamping na ang iyang biste dili magulingan, aron na siya dili maglakaw-lakaw o mahubo, o makita ang iyang pagkamakaw o ulaw. Ngayon kung pagkain ito magsumit, hindi niya itong pagbungat sa mga maing binuhatan, bukang naraap ko na ito at itong kaluwasan, iyon ang wala ang kasulatan na ang atong biste sa eternidad. No? Pinalayang Kapitulo 19, versikulo 8. And to him was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of the saints. Kung sa ano, nga siya nisunuoban sa usa ka nga biste, manipis o manilo, kaya ang manipis na lino, mao ang pagkamatanon sa mga balaan. Isa ni pagkamatanon sa mga balaan, isa ni mga balaan, ikat ako na nagkadawag kang Kristo Jesus na ato manuluwas o Ginoo, itawag kang balaan. O ang ato manumaayang binuhatan, maori ang ato bisnis sa eternidad. O niya, ganahan ka mga isoon. Nga, kung diri sa kalimutan, ang kunin mo ang kaluwasan, diri ka ka matong impirno, pero pag abot mga isoon sa pagbalik ni Kristo, dito so sa kabatong kalimutan, paglakaw-lakaw ka dito, nga bisa ko din mo, underwear, wala ka dito, may kuluna pa sa ilang ulo o muna pa'y hansyong na ulawan pero ikaw wala kang ganito sa magmung kalimutan. Mauling ang isyong ng pagulat ko'y sa malaan na sulatan. Mauling ang tinig ka ng isyong mga ulo pagkasigin mo o nako na magkinabuhi kitang tanong human sa atong pag-angkon sa kalawasan. Dagang mga pagsulay ako isipo ng isyong usap kinik opportunity na makatigong tagpahan din dito sa namin. Mauling mga Kristuhan na nato at kung mga kabakuran na pinag-isipan. So, doon ay tulong ka mga butang na dinit na ito ang isuon, na karoon ang isuon, ako agyot na tipigan sa pagkasing-kasing sa pag-padayag mga isuon na ito sa kabakuran. Una, ang inaiya sa usa ka Kristohanon, dinit din siya mga isuon mo sa rikwal sa pagtuo. No? Dili niya sa likway ang iyong pagsalig. Ah, nagtatayan si Masipas Baptist. Sa mga Bisig Sigma, nag-baptist yung ako na may gagahan tayo yung magsigit pag-ilabot ako. Eh, yun ay kamsan, eh, Kajil, magpastura na ka. Gagawin ka lang naman, di ba? O yung sa mga na itini, nag-upra, nag-utis mo nila yung katini. Wala, magpana siguro ni, magpastura ni. Di ba? Ah,
ayaw gyud pag isa ni kwai tungod lang kay gibugal-ugalan ka, no? Ang kinaiya ni so dili kay isa ni kwai ang iyahan pagsalig. Ikaduha, iyon sa versikulo 26, for he have made officials that after he have done the will of God, he might receive the promise. Ikaduha ko iso, nakita na to kay ang tao na luwas, nasa itaw malipayong paglaong ibabaw sa mga pag-anto, mga pagsulay. Natin pagkaumag. So, ikatulong ikso na itong nakita dili, na iyang kinaiya, dili lang kay nasa'y paglaong talawa kung sa nasa'y malikon na pailog, pasensya. Oh, dili sa likway na iyang pagtuo, nasa'y buhit na paglaong, ikatulong ikso, pusot-pusgan na pasensya. Oh, kanang ito kung pasensya mo ikso na wala'y pagkapuno. Pareha sa pasensya sa Ginoo, lugay mo pa. Ano hindi mo nga wala pagkatulong? Huwag ang panahon na mapuno. Pero taas, lugay mo pa no? Taas pa ikaw pagpailong ba? Pasensya. Wala gusto sa Ginoo na makita sa atong kinabuhin. Gano'n man, tungkol sa paglaon. So, hindi mag-isun nga disputan sa versikulo 37, nato sa 39, nag-isun ka na ang isuon. Nag-isun ka na ang isuon sa kitang mong kapilihan sa kalat. Kanang kapilihan, hindi kay kapilihan na buka na ang impirno. Kapilihan na way mapanunod sa gingharihan sa Ginoo. Itawag siya nalaglag mga iksoon. Hindi nalaglag sa impirno. Nalaglag na ito sa talawutan. Huwag ka nga makita na ito sa Mateo nga ito nagpakasala sa Espiritu. Misa ang nagpakasala sa Espiritu, hindi mapasaylo. Karon, hindi kalibutan na bisan sa umalapit na kalibutan. Sa lain, sa lain ng version ng Diyos, bisan sa kapanahon, ini natong kapanahonan, bisan sa umaapot ng kapanahonan, nanuman mga Kristohan, ang sala sa Espiritu ng Diyos, kaya ito ang isang ikway, umubag sa lahat, baka, sala ka na sa Espiritu. Mabit ka na iyon ang Ginoong pagsulti ng dili, yun na mapasayno, kaya nanuman, wato lagi ka mga Diyos sa diharian dito sa bagong kalimutan, pero humukas at ganito. Ang grabe, Pastor, dili, hindi is kumapasayno sa Ginoong, ay iyon ang Ginoong, upang nadawat niyo ang kaluwasan, nadawat niyo ang kapasayon, wala kang pasayon para sa iyo. Pero hindi nagpasabog, nagkiwag kang pasayon, labay kang impirno, hindi yung anak, wala kang pasayon, kaya ito mga isunod sa eternal life, dalgon yung imong kanong na firme, ang imong pagpasagat in kalibutan. Huwag kay mistik, huwag kay mistik, huwag pakikibalay dito sa bagong kalibutan. Niya, karang pastor, nagyon na ang langit, lut sa kalipay, wak na kagukol, di noon na. Kaya dito mag sa bagong kalimutan, baka may malisyos. Bisa mo isuot kung ikaw hukuro ka dito. At kung nakita mo isuot, baka may malisyos. Wala ba yung ay dito? Hindi ko na Biblia. Wala may malisyos, pero ang marami rin isuot, baka kita dito. Kaya galing ang iskwila ganita, nga pagkabot sa closing, wak kayo nagawag ganit nga ribbon, magmahay-mahay mo ganit ka. Hindi ko rin akong anak ng isuot, hindi na pa. Sige po, iskwila mo kanyang grade 1, niya, ako na lang mo kung kanyang kanyang grade 4, buwa na ako, pag ako na ako grade 4, buwa na ako kayo na akong maestra na akong bayroan mo sa akin, hindi ko makalimun, isang ako. Marami tao sa tiyari, grade 1, grade 2, grade 3, kumakay kasi ako ang isay, grade 4, ipot timang banaan na. Pero pagka grade 4, nalipay siya kay inam ko na niya ang maestra, kanang pang, tawaran mo ulit, gribo mo, mahanda mo niyo sakin. Ang itagalan mo, kasi tingka sakin, itagalan mo na siya gribo. Sa diretso ng pagkasulti, sa dark mo yung mga mutang, sa panahon mga Yesus sa grevisyon, kaya na lang grevisyon, nalipay na kay kanya, isa pa ka mo gribo. Kung saan ka, ang tawag mo ka, oh Bernard! Oh Bernard Pinisalis! Oh, ato si Bernard! Ah, yun na niya, tawaran niya sa Kristo, puro na. Butangan siya kupo, kanang kupo, maputi, nga hulap ko sa glories Ginoo. Ah, grabe mo iso ng tibuok, katilimban sa mga Diyos, palakpang, bisguro na iba. Siya na iso, pwede kinalipay, siya na gusto kita oran siya. Kuwan, puro na, niya karang bawal na nga. Oh, Pastor Iranes, galing ka rin. Pagdoko na ako dito ang iso, isa ay, wala na kayo ako, yung tawag ko lang eh. Gusto mo naman iso nga, gusto tapikon ka. Kung ikaw sa ang panagitan o, ikaw tawagon ka, tawagon si Liwan eh. At doon si Liwan eh, ikaw tawagon sa crown sa Ginoo.
Unya ikutan ko pagka sunugan na rong galing niya, kasunod si kininian Norinay. Pero si Norinay, wala tao ka, ang nasa yung likod mo'y gitawa. Magkaala, wala mo, tao ka na ako, may kasunod. Dili sa'yo na kasunod. Muna na pero, may anak ko may panahon, ang paggastig sa ginawa ko, may sunin ng tibuong. Kaniling katapusan Domingo, sa 2022, kita nga natanggong kalawasan, i-atog yung mga isyong na i-upgrade ang kalidad, ang quality sa ating pato. Pagkampura, mahala mo, walang ito, salamat sa ibang mga tulog. Huwag mo ang kinikinong Diyos na makahatag yung kailasin sa among pagto o pagpunalagay ka nyo. Dalay ko ang Diyos, ang tanang tulog ni Maya, ang mga kuli niya ka nyo sa ngala ni Cristo Jesus. Amen. Amen. Huwag nga nagparang sa to ang sublimus sa pag-iing sa nakapusan ng awit. Hello. Okay, para sa kumalang offering, ako ang bento maging na sa hymn number 3, Bringing Initiatives. So, ito mga nalang number 3, Bringing. Hello. So, ito mga nalang number 20, ang sa atin. Ano ang atomi ko ng verse 1, chorus, and ang last verse. So, dahil pa ako yung si Pastor Sugapo. Sa ima ya, ang
Brad Jones sa campus ng campus. Mag-amputa ka lang. Pareho ko mga katong mga huwi. Ama, maraming salamat sa inyo ng mga huwi. Palakasan ng datang ng mga huwi. Salamat kayo sa mga wala ng mga huwi ng datang ng pastor. Ang dalawang ay namin dapat ang kalap at pagtulog at inyo. Sa mga panalangin na namin sa mga huwi ng mga huwi, salamat. Kung sa inyo mga katangunan ng mga huwi, ang mga lakaw. Salamat kayo, Lord. Kung pagkakuha kami, sama kong masala. Thank you, brother.